talagang diretsahan yung sinabi, ikaw lang daw at si Speaker may hawak ng budget. Yes. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan, hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng bicameral conference committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong bicam na mag-uusap ang dalawang kong upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-a-attend yan. Public, so hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po to dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami ng, magmi-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detail for this answer. Of course, I know na medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang isa speech nyo kanina, parang pinaratangan nyo na po siyang kura, magnanakaw and all. I mean, is this the official position po ba of the entire Appropriations Committee? Or is this your own interpretation lang po doon sa inasal ni Vice President? Well, ano po yan eh? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret marshal po sa Davao. Alam po natin yan. No? So, yung mga sinasabi natin, lumabas na po sa COA, ilang beses po yan, audit observation memo, notice of disallowance. Bago ka po dumating sa notice of disallowance, sa AOM pa lang po, nakita po natin yan. Sinubukan po natin yan last year pang itingnan, pero hindi po yan nakikita noong 2022. Malaki na po. Hindi pa po nagkakaganito ang sitwasyon. Hinihingi na po yan ng Kongreso dahil masyado na pong sobrang laki ang confidential fund na hinihingi niya, not only that, at other services. So, yun lang po.